accomplishment natin. So nakapag 16 runs na tayo, 16 culture periods na tayo sa hatchery. So nakapag-produce na tayo ng about 2.5 million na pieces na fry. So naka-income na tayo from that component. Sa fingerling production naman, nakaproduce na tayo ng about 1.5 million na fingerlings. Marketable production naman, nakaproduce na tayo ng 11 metric tons ng bangus. Sa processing naman, nakaproduce na tayo ng mga bottled products at saka mga deboned and marinated. Itong project na ito ay market-driven siya. So, kasi nga ang ano natin, maipakita natin na mapapagkikitaan siya na hindi naman malulugi yung mag-venture into milkfish production. Ang mga kliyente natin sa project na ito ay sa hatchery natin, ang mga buyers natin ay usually mga fish pan operators, bumibili ng similya. Dito naman sa fingerling production, ang mga kliyente naman natin ay karamihan, about 80% sa bumibili ng mga fingerlings natin ay mga fish cage operators. Meron din namang mga fish pen operators at saka may mga fish pan operators dito sa Bohol at meron sa Cebu. Sa marketable size fish naman, ang mga buyers natin ay dito sa local community lang. Merong mga taga dito sa Kalaapi mismo, mga supplier ng mga isda at saka pati yung isa naman sa marketing scheme namin ay inaano namin sa mga different offices dito naman sa Tagbilaran, Tubigon, Kalapi, iba-ibang municipalities dito. Sa fry production naman in the hatchery, naipakita namin na mayroon tayong 60% return on investment, parang average na yon, kung minsan 50-70%. Sa fingerling production naman, ang range natin ng profitability niya is from 50-100%. So on average, 75-80% ang return on investment niyo. Sa marketable production naman, using the semi-intensive culture system, so around 40-50% yung magagananciya natin. While sa milkfish processing naman, from 40-60% yung dalawang na value-added products, dalawang klaseng value-added products na nagawa na natin dito. Itong project na ito ay intended siya, ang intended duration niya ay dalawang taon. So nagsisimula tayo sa February 2010 at supposedly natatapos siya sa February naman 2012. Yun ang sa intended na budget, na initial budget from BAR and BFAR. Pero ang concept or scheme ng project na ito ay rollover scheme siya, na yung income na ma-generate natin mula sa mga activities ng project na ito from fry production hanggang fish processing ay gagamitin uli sa para ma-continue natin itong project na ito. Sa pamamagitan ng scheme na ito, pwede nating ituloy-tuloy yung proyekto. As of this time, we were able to have an income in the bank of about 3.4 million pesos. Nakakatulong itong agribusiness development project ng PAR. Pwede na ang center na maka-stand, na hindi na hingi palagi sa national government natin to finance the different R&D as well as production activities. Nakapagsimula na tayo sa proyektong ito, dalawang taon tayo, so nagpaplano kami na i-continue man yung project, so on a larger scale. So kaya nga dinagdagan namin yung power load, mini-improve namin yung electrical system ng station na ito
para naman makakayanan niya yung load na kailangan para makapag-operate tayo ng more compartments. Saka mas kailangan tayo ng maraming paddle wheels to aerate the pan system. Yun, kasi nagta-target kami ng for 1 year, a minimum of 20 tons per hectare for marketable production. Dito naman sa fingerling production, kasi nga, ang yearly na demand from fish cages, fish pan and fish cages operators dito sa station na ito ay about 1.5 million fingerlings. So far, ang na-produce lang namin is 1 million or mga 900,000 per year. So, nagplano kami na 1.5 hanggang 2 million per year sana ang ma-produce namin na fingerlings naman dito. Isang ano sa project na ito is to go into other milkfish value-added products as the project goes on. So using the income generated na, we can develop or improve other value-added products. As of this time, masasabi natin na kulang pa rin. So there is still a need for more adapters ng technology para nga madagdagan yung tulad ng supply ng fry. So maganda kung may mag-adapt na mga mag-larval rearing, fry production, para kasi sigurado na may market sila, kasi kami nga dito kulang pa sa mga sa demand, no? Ang demand ng mga ng industriya. So lalong-lalo na sa fingerling production, kasi karamihan sa mga fish farmers ngayon ay gusto na nila na fingerlings na ang kukunin nila, i-culture nila, dahil nga shorter culture period na lang ang kailangan para makaproduce na sila ng mga marketable sizes ng isla. At pati yung marketable size fish naman sa merkado, kaya nga meron pa ditong sharp na fluctuation ng prices, kasi nga kulang yung supply din ng isda sa merkado natin. So hindi tayo matatakot mag-invest dahil sigurado na may bibili sa produkto natin. Kami nga dito, nagkakaproblema pa kasi maraming magpapabook sa amin, lalo na sa fingerlings. Maraming gustong bumibili, gagamitin sa fish cage culture, sa fish pen culture, sa fish pan culture. Hindi tayo maka-meet sa demand talaga ng industriya. So there is really a felt need for more adapters of these technologies. This will serve as the facility to teach some small farmers on the technology that will be showcased to the fish farmer, the Bangus farmers. Sa mga interesado naman na mag-adapt sa teknolohiya, sa mga teknolohiya na sinasabi natin, ang BIFAR naman ay part naman sa mga mandato namin na tumutulong sa pagbibigay ng technical assistance, magpapatulong sila kung paano lahat ng mga procedures, processes, mga steps sa mga teknolohiyang iyon ay tuturuan sila ng BIFAR. Nagbibigay din ng training ang BIFAR kasi meron naman kaming training component. May mga speakers talaga na mag-ano doon, magtuturo sa kanila kung paano. Aside from pumupunta talaga kami sa mga area nila para doon hands-on talaga natuturuan sila. Yun naman mga first-time adapters, ang BIFAR naman ay nagbibigay ng mga libre na mga example fry or fingerlings para makatulungan sila magsimula. Maybe one of these days they could visit our facility that at least they could now see that Bangus industry has a greater opportunity.